Hello guys, mga mommy, mga guys. So, ito na naman yung bago kong review about dun sa bago kong kalana nabili. Nabili ko to sa Shopee actually, 1,149 siya, tapos free shipping. Nabili ko siya nung Christmas season. So, ayan. Ang sabi dito, meron siyang infrared 40% LPG savings. So, ito talagang nag-attract sa akin nung sinabi na 40% LPG savings. So, pag napansin nyo siya, salamin yung ibabaw niya. Ayan. Tapos, ang sabi, Japanese piezo. Piezo. I'm not sure how to read that. Pero, ayan. Ang sabi niya, low gas consumption. So, ayan siya. Single burner lang yung binili ko kasi nag-try lang naman ako. So, ayan. Ngayon, nung first time ko siyang ginamit, as in, mainit talaga siya. Yung distance mo sa kanya compared sa regular gas stove, ramdam mo yung init niya kahit sabihin mong 1 meter or I mean 1 foot away ka sa kanya. So ayan, pag tinanggal mo siyang ganun, yan ang makikita mo sa ibabaw. Ayan. Meron siyang maliliit na squares. Hindi siya stainless. Para siyang carbon na kulay black. Ayan siya. Ayan, tapos stainless itong patungan niya ng kaldero. Actually, nakita ko sa online kulay itim. Pero nung dineliver siya sa akin, kulay black. Tapos yung thickness naman niya, actually manipis lang din siya. Hindi siya ganun kakapal, pero manipis lang siya. Ayan siya guys, stainless yung ilalim niya. Tapos ang sa likod niya, madali lang siyang ikabit. Isusuksok mo lang talaga yung, ayun, yung hose. So, ayun siya. Ayan. So, nung una, medyo nahirapan ako siyang buksan. Kasi nga, hindi ko alam dahil siguro bago. Pero ito siya ngayon. Pag binuksan mo siya, ayan, ganyan siya. Color blue yung unang sindi niya. Hanggang sa mag-color red. So, ayan. Naka-high siya ngayon. So, maya-maya mapapansin nyo, magko-color red siya. Para siyang bagay. Ngayon, no, nararamdaman mo talaga yung init. So, alam mo na malakas. Hindi ko alam kung malakas siya sa gas. Pero ang sabi nga, 40% gas efficient siya. So, ayan. Color red. Ayan, no. Ramdam mo talaga yung init niya. Compared din sa regular gas stove, na dalawang burner yung dati kong gamit, hindi mo mararamdaman yung init mo. As in, ngayon, nafe-feel ko sa mukha ko, nararamdaman ko yung init. Yung siguro dahil nga malakas siya. So, ayan. Ayan yung regular niya, yung nasa gitna. Pag hininaan mo siya, ganyan lang din siya, pero may baga pa rin siya na color red. So, ayan. So, ayan. By the way, ang brand pala nito, guys, Astron. Nakita ko, kaya naman Astron yung binili ko kasi parang feeling ko madali siyang hanapin sa Pilipinas. So, if in case na masira siya, madali ko siyang mare-replace. Kasi nabasa ko, meron pa siyang warranty na pwede mo siyang isoli just in case na nagkaroon ng defect yung kalan. So, ayan. Sobrang init niya, guys. Feeling ko ang bilis niyang makaluto kasi nag-try ako one time ng egg. Ang bilis niyang makaluto compared dun sa gas burner na gamit ko. So, ito. Try natin tong isang lulutuin ko. Ayan. Nilagyan ko na siya ng konting-konti lang na olive oil para lang dumulas yung egg. Actually, madulas na yung egg sa ganitong ceramic. So, ayan. Itong ceramic na to binili ko lang din sa Shopee. Yung Tixi 600. So, manipis lang siya. Kaya siguro nag-stain pa siyang ganyan. Ayan. So, lalagay ko siya sa medium. Hindi malakas, pero medium lang. So, pag pinrito mo yung egg sa kanya, ayan. Sobrang bilis makaluto. Feeling ko masusunog siya pag hindi mo siya hininaan. So, kailangan natin hinaan. So, ayan na siya. Sobrang init. Ang init sa mukha. Nararamdaman ko siya. So, ayan. Medium yan ah. Medium fire. Pagka nilagay ko naman siya sa low heat. Ayan. Medyo konti lang. Parang umitim ng konti. Ayan.
Lumikit na siya. Parang local na local naman tong stainless, tong ceramic ko. So, ayan guys. Gusto ko lang i-share sa inyo. Hindi ko pa alam kung totoong matipid siya sa gas. Pero babalikan ko kayo after a month to see kung talagang totoo siya sa gas. Kung talagang matipid siya sa gas. So, ayan. Nasunog na siya actually. At hindi na gumalaw. Siguro dahil local lang itong ginamit ko na pan. So, ayan lang guys. I think parang feeling ko maganda siyang i-recommend. Kasi sobrang lakas niya magluto. Actually, kahapon naglaga ako ng egg para dun sa palabo ko. Sobrang bilis niyang kumulo. Compared dun sa regular burner na dati kong gamit. So, ayan. Ngayon, kapag pinatay mo siya, okay, i-remove lang natin to. So, ayan. Kapag ni-remove mo siya, yan yung low heat niya. Yan yung high heat niya. Ayan. As in, sobrang init. Nararamdaman mo sa braso mo yung init, pati yung sa mukha, sobrang init talaga. Feeling ko, malakas siyang makaluto. So, ayan. Medium fire, syempre, i-adjust mo lang ng konti. So, ayan. Doon sa mga, siguro gusto magluto ng mabilisan, let's say, yung hindi ka na magpapakulo ng matagal, I recommend this kasi talagang ang bilis niyang makakulo, ang bilis niyang makaluto, pero yung gas efficiency, hindi ko pa natatry kasi first time ko palang gumamit nitong ganitong gas. I mean, ganitong klase ng kalan. So, ayan. Pag pinatay mo siya, balik na uli siya sa gray. I'm not sure kung pagdating ng araw, kakalawangin siya pa. Sana hindi naman kasi sayang din yung 1,000. So, ayan ang nakalagay. Infrared LPG savings, fast heating time, less LPG use. Siguro naman hindi naman nila ilalagay ito kung hindi naman makatotohanan. So, ayan. So, I recommend siguro guys kung bibili kayo ng bagong kalan, tapos single burner lang, siguro marirecommend ko siya kasi talagang napaka-efficient yung magluto. So, ayun lang guys. Thank you.